Gusto kong i-welcome muli si AI, ang inyong Artificial Intelligence. Welcome back, AI. Masaya ako at nandito ka muli para sa kwentuhan natin. Salamat sa mainit na pagtanggap kahit muli. Nakakatuwa na makita kang muli. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Paki-translate sa Tagalog ang kasabihang ang unexamined life is not worth living. Ang salitang an unexamined life is not worth living ay maaaring isalin sa Tagalog bilang ang hindi sinusuri o pinag-iisipang buhay ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Sino ang may akda nito? Ang kasabihang an unexamined life is not worth living ay mula sa pilosopo na si Socrates na isinalaysay ito sa kanyang pagtatanghal sa korte noong unang panahon ng Gresya. Ano kaya ang malalim na ibig sabihin sa kasabihang ito? Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig na ang isang buhay na hindi pinag-iisipan o sinusuri ng mabuti ay hindi tunay na nagbibigay ng halaga o kahulugan. Ito ay nag-udyok sa tao na magkaroon ng pagninilay at pagninilay sa kanilang sariling buhay, mga desisyon at layunin. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagsusuri, ang tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang kanilang sarili, ang kanilang mga hangarin, at ang kanilang lugar sa mundo. Ang pag-unawa sa sarili ay nagbibigay daan sa pagkamalay at pagpapaunlad na nagdudulot ng mas may kahulugan at makabuluhan na buhay. Sa madaling salita, ito ay nagmumungkahi na ang pagiging mapanuri at mapagmatsyag sa sariling buhay ay mahalaga upang magkaroon ng kahulugan at kabuluhan. Paano mo may papakita ang konsepto ng sinusuri o pinag-iisipan sa iyong sariling buhay? Ang pagpapakita ng konsepto ng sinusuri o pinag-iisipan sa sariling buhay ay maaaring mga hulugan ng pag-aaral at pagsusuri sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Narito ang ilang paraan kung paano mo ito maipapakita. 1. Pag-aaral sa sariling mga gawi at kilos. Makikipag-usap ka sa iyong sarili at susuriin mo ang iyong mga gawi, kilos, at reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Iniisip mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na iyon at kung may mga pagbabago kang gustong gawin. 2. Pagtatanong ng mga katanungan sa sarili. Nagtatanong ka sa iyong sarili ng mga mahalagang katanungan tungkol sa iyong mga pangarap, paniniwala, at layunin sa buhay. Iniisip mo kung ito ba talaga ang gusto mo at kung paano mo ito makakamit. 3. Pagsusuri sa iyong mga halaga at paniniwala. Binibigyan mo ng oras at pansin ang pag-aaral sa iyong mga halaga at paniniwala at iniisip kung ang mga ito ay tumutugma pa rin sa iyong buhay at layunin. 4. Pagtanggap ng feedback. Tinatanggap mo ang mga feedback mula sa iba at iniisip kung paano ito makakatulong sa iyong pag-unlad at pagbabago. Binibigyan mo ng pansin ang mga ito at iniisip kung ano ang maaaring maging epekto sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maipapakita mo ang konsepto ng sinusuri o pinag-iisipan sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at mapagmatsyag sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang masuri ang iyong sariling buhay? Upang masuri ang iyong sariling buhay, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin. 1. Pagreflekto. Maglaan ng oras sa pag-iisa upang mag-isip-isip tungkol sa iyong mga karanasan, pangarap, at mga hangarin sa buhay. Tanungin ang iyong sarili kung saan ka naroroon ngayon at kung saan mo gustong pumunta. 2. Pagtakda ng mga layunin. Magtakda ng malinaw na mga layunin sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, tulad ng personal, professional, at social. Isipin kung ano ang mga bagay na nais mong makamit at kung paano mo ito magagawa. 3. Pagsusuri sa mga halaga at paniniwala. Tukuyin at suriin ang iyong mga halaga at paniniwala. Tanungin ang iyong sarili kung ang iyong mga gawi at desisyon ay tumutugma sa iyong mga paniniwala at kung ano ang mahalaga sa iyo. 4. Pagsusuri sa mga desisyon.
tumingin sa mga mahalagang desisyon na ginawa mo sa nakaraan at suriin kung ano ang mga naging bunga nito sa iyong buhay. Isipin kung mayroon kang mga pagkakataon na magbagong daan o mag-adjust sa iyong mga desisyon. 5. Pagtanggap ng feedback. Humingi ng feedback mula sa mga taong malapit sa iyo, tulad ng pamilya, mga kaibigan, o mga kasamahan sa trabaho. Tanggapin ang kanilang mga puna at opinyon at gamitin ito bilang mga panuntunan sa iyong sariling pag-unlad. 6. Pag-aaral, magbasa ng mga aklat, makinig sa mga podcast, o manood ng mga video na nagbibigay ng kaalaman at perspektibo tungkol sa personal na pag-unlad at pagsusuri sa sarili. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, makakatulong ka sa iyong sarili na masuri at maunawaan ang iyong sariling buhay na magbibigay daan sa iyo upang makamit ang mga layunin at makapagbigay ng kahulugan sa iyong pagtira. Anong mga katanungan ang dapat mong tanungin sa iyong sarili upang masuri ang kahalagahan at kabuluhan ng iyong mga gawi at desisyon? Para masuri ang kahalagahan at kabuluhan ng iyong mga gawi at desisyon, narito ang ilang mga tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili. 1. Bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito? Iniisip mo ba ang mga motibo at layunin sa likod ng iyong mga kilos at desisyon? 2. Ano ang epekto ng aking mga gawi at desisyon sa aking sarili at sa iba? Naiisip mo ba kung paano nakaapekto ang iyong mga gawi at desisyon sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo? 3. Tumutugma ba ang aking mga gawi at desisyon sa aking mga halaga at paniniwala? Iniisip mo ba kung ang iyong mga kilos at desisyon ay tumutugma sa iyong mga pinaniniwalaan at kung ano ang mahalaga sa iyo? 4. Nakatutulong ba ang aking mga gawi at desisyon sa aking personal na pag-unlad at paglago? Iniisip mo ba kung paano nakakatulong o nakakasagabal ang iyong mga gawi at desisyon sa iyong pag-unlad bilang isang tao? 5. Ano ang mga alternatibong paraan na maaaring gawin ko? Iniisip mo ba ang mga alternatibong paraan upang makamit ang iyong layunin at kung paano ito magiging mas mahusay kaysa sa mga kasalukuyang gawi at desisyon mo? 6. Paano ko masusukat ang tagumpay o kabiguan ng aking mga gawi at desisyon? Iniisip mo ba kung paano mo masusukat ang tagumpay o kabiguan ng iyong mga kilos at desisyon? 7. Mayroon bang mga aspeto ng aking mga gawi at desisyon na kailangan kong baguhin o i-adjust? Iniisip mo ba ang mga aspeto ng iyong mga gawi at desisyon na maaaring kailangan ng pagbabago o adjustment? Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tanong na ito at pagmumuni-muni sa kanilang mga sagot, makakatulong ka sa iyong sarili na masuri ang kahalagahan at kabuluhan ng iyong mga gawi at desisyon na magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong buhay. Paano mo masusuri ang mga halaga at paniniwala na nagtatakda sa iyong mga kilos at desisyon sa buhay? Para masuri ang mga halaga at paniniwala na nagtatakda sa iyong mga kilos at desisyon sa buhay, maaari mong gawin ang mga sumusunod na hakbang. 1. Pagtukoy sa iyong mga halaga at paniniwala. Unahin mong tukuyin at suriin ang mga halaga at paniniwala na mahalaga sa iyo. Ano ang mga bagay na tunay na pinahalagahan mo sa buhay? Ano ang mga prinsipyo o batayang paniniwala na nagbibigay daan sa iyong mga desisyon? 2. Pagtatanong sa iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili kung paano naugnay ang iyong mga kilos at desisyon sa iyong mga halaga at paniniwala. Iniisip mo ba ang mga ito bago ka gumawa ng mga desisyon? Paano mo pinapakita ang iyong mga halaga sa iyong araw-araw na buhay? 3. Pagsusuri sa iyong mga desisyon. Tumingin sa mga desisyon na ginawa mo sa nakaraan at suriin kung paano ito naapektuhan ng iyong mga halaga at paniniwala. Nakikita mo ba ang mga pattern o tema na nagpapakita ng iyong mga halaga at paniniwala? 4. Pagtanggap ng feedback. Humingi ng feedback mula sa mga taong malapit sa iyo tungkol sa iyong mga kilos at desisyon. Tanungin sila kung paano nila nakikita ang iyong mga halaga at paniniwala na nagre-refleksyon sa iyong mga gawi at desisyon. 5. Pagmumuni-muni, maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagninilay-nilay sa iyong mga halaga at paniniwala. Tanungin ang iyong sarili kung ang mga ito ay nagbibigay ng kagalakan at kahulugan sa iyong buhay at kung paano mo maaaring patibayin pa ang iyong ugnayan sa mga ito.
Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masusuri mo kung paano nakatutok ang iyong mga kilos at desisyon sa iyong mga halaga at paniniwala. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang makagawa ng mga desisyon na mas maayos na nagre-refleksyon sa iyong mga pinaniniwalaan at nagbibigay daan sa iyo upang mamuhay ng may integridad at kahulugan. Ano ang mga paraan upang maging mapanuri at mapagmatyag sa iyong sariling mga layunin at hangarin? Upang maging mapanuri at mapagmatyag sa iyong sariling mga layunin at hangarin, narito ang ilang mga paraan na maaari mong sundan. Isa, pagtakda ng malinaw na mga layunin. Unahin mong tukuyin at ipaliwanag ng detalyado ang iyong mga layunin at hangarin. Dapat itong maging konkretong at masusukat upang mas madaling masuri kung naiugnay ba ang iyong mga gawi at desisyon sa mga ito. Dalawa, pagsusuri sa iyong mga gawi at desisyon. Regular na suriin ang iyong mga kilos at desisyon kung sila ba ay tumutugma sa iyong mga layunin at hangarin. Tingnan kung ang mga ito ay naglalayong magdala sa iyo sa direksyon ng iyong mga pangarap. Tatlo, pagtatantya sa mga posibleng epekto. Bago gawin ang anumang hakbang, isaalang-alang ang posibleng epekto ng iyong mga kilos at desisyon sa iyong mga layunin at hangarin. Iniisip mo ba kung paano makakatulong o makakasagabal ito sa pag-abot ng iyong mga pangarap? Apat, pakikinig sa sarili, maging bukas sa iyong sariling mga saloobin at reaksyon. Mahalaga na makinig ka sa iyong sarili at suriin ang iyong mga damdamin at intensyon sa likod ng iyong mga layunin at hangarin. Lima, pagtanggap ng feedback. Tanggapin ang feedback mula sa ibang tao tungkol sa iyong mga layunin at hangarin. Pakinggan ang kanilang mga opinyon at obserbasyon at suriin kung paano mo ito magagamit upang mapabuti ang iyong sariling pag-unlad. Anim, regular na pag-evaluate. Itakda ang regular na panahon upang suriin at balikan ang iyong mga layunin at hangarin. Tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay nasa tamang landas pa rin patungo sa iyong mga pangarap at kung ano ang mga hakbang na maaaring kailangan mong gawin upang makamit ang mga ito. Sa pamamagitan ng mga paraang ito, magiging mas mapanuri at mapagmatsyag ka sa iyong sariling mga layunin at hangarin. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay at magtagumpay sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Paano ka makakatulong sa iba na maging mapanuri at mapagmatyag din sa kanilang sariling buhay? Mayroong ilang mga paraan kung paano ka makakatulong sa iba na maging mapanuri at mapagmatyag sa kanilang sariling buhay. Isa, maging huwaran. Itakda ang isang magandang halimbawa sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at mapagmatyag sa iyong sariling buhay. Ipakita sa kanila kung paano mo pinag-iisipang mabuti ang iyong mga desisyon at kung paano mo sinusuri ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo. Dalawa, makinig. Maging handang makinig at magbigay ng oras para sa mga taong nais nilang ibahagi ang kanilang mga saloobin, pangarap at mga pag-aalala tungkol sa kanilang buhay. Pakitaan sila ng pag-unawa at suporta habang sila ay nagmumuni-muni at nag-evaluate sa kanilang sariling mga layunin at hangarin. Tatlo, magtanong ng mga matagalang tanong. Itanong sa kanila ang mga matagalang tanong na magtutulak sa kanila na mag-isip ng malalim tungkol sa kanilang sariling buhay. Tulad ng ano ang mga pangarap mo sa buhay o ano ang mga halaga na pinakamahalaga sa iyo at paano mo ito ipinapakita sa iyong mga gawi at desisyon. Apat, bigyan sila ng mga mapanlikhang pananaw. Magbigay ng iba't ibang pananaw at perspektibo sa kanilang mga sitwasyon at desisyon. Mahalaga na ipakita mo sa kanila na may iba't ibang paraan upang tingnan ang isang bagay at hindi lamang limitado sa kanilang sariling pananaw. Lima, pakiusap ng feedback. Huwag matakot na magbigay ng feedback at payo kapag hiningi ito ng iyong mga kaibigan o kapamilya. Subukan mong maging totoo at makatotohanan, ngunit maganda pa ring maging maingat at maalalahanin sa pagbibigay ng anumang saloobin. Anim, suportahan sila sa kanilang mga layunin, magbigay ng suporta at pagpapahalaga sa kanilang mga layunin at hangarin. Ipakita sa kanila na naniniwala ka sa kanilang kakayahan na makamit ang mga ito at handang kang suportahan sa kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na maging mapanuri at mapagmatsyag sa kanilang sariling buhay, makakatulong ka sa kanila na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang sarili at sa kanilang mga layunin sa buhay.
Ano ang mga potensyal na bunga ng pagiging hindi mapanuri o hindi nag-iisip ng maayos tungkol sa sariling buhay? Ang pagiging hindi mapanuri o hindi nag-iisip ng maayos tungkol sa sariling buhay ay maaaring magdulot ng ilang mga negatibong bunga. Isa, pagkakaroon ng mababang kalidad ng buhay. Ang hindi pag-iisip ng maayos sa mga desisyon at gawi sa buhay ay maaaring magresulta sa hindi optimal na mga resulta na maaaring humantong sa isang buhay na hindi nagbibigay ng kasiyahan o fulfillment. Dalawa, kawalan ng direksyon. Ang pagkawala ng mapanuri at matalinong pag-iisip sa sariling buhay ay maaaring magdulot ng pagkakawala ng direksyon o layunin. Ang isang tao na walang malinaw na direksyon ay maaaring magpakawala ng oras at mga mapanlikha na hindi produktibo o hindi makakatulong sa kanilang pag-unlad. Tatlo, pagkakaroon ng mga pagkakamali. Ang hindi pag-iisip ng maayos sa mga desisyon ay maaaring magresulta sa paggawa ng mga pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi pagpapahalaga o negatibong epekto sa ibang tao o sa sarili. Apat, pagkakaroon ng mga hindi mabisang relasyon. Ang hindi pagiging mapanuri sa sariling mga gawi at desisyon ay maaaring magdulot ng mga hindi mabisang relasyon sa mga taong nakapaligid. Ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan, tensyon, at hindi pagkakaugnay sa ibang tao. 5. Kawalan ng personal na pag-unlad. Ang kawalan ng mapanuri at matalinong pag-iisip sa sariling buhay ay maaaring humantong sa kawalan ng personal na pag-unlad at paglago. Ang isang tao na hindi nagmumuni-muni o nag-evaluate ng kanilang sarili ay maaaring hindi magkaroon ng mga pagkakataon na mag-angat at magbigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Sa kabuuan, ang pagiging hindi mapanuri o hindi nag-iisip ng maayos tungkol sa sariling buhay ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na mga resulta at epekto, kaya't mahalaga na maglaan ng oras at pansin sa pag-iisip ng maayos at matalino tungkol sa mga gawi at desisyon sa buhay. Paano mo malalaman kung tama o mali ang mga desisyon na ginagawa mo sa iyong buhay? Ang pagtukoy kung ang isang desisyon ay tama o mali ay maaaring maging isang komplikadong proseso. Ngunit narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan. Isa, pagsusuri ng mga pangmalas, tingnan ang mga epekto ng iyong mga desisyon sa iyong sarili at sa iba. Iniisip mo ba kung paano nakakaapekto ang mga ito sa iyong kalusugan, kaunlaran, relasyon at kaginhawaan? Dalawa, pagtatanong ng feedback. Humingi ng feedback mula sa mga taong tiwala ka, tulad ng mga kaibigan, pamilya, o mga profesional. Pakinggan ang kanilang mga opinyon at obserbasyon upang makakuha ng iba't ibang pananaw sa iyong mga desisyon. Tatlo, pagsusuri ng mga resulta. Tumingin sa mga resulta ng iyong mga desisyon. Iniisip mo ba kung ang mga ito ay nagdulot ng positibong bunga o hindi ka nais-nais na mga kahihinatnan? Makikita mo ba ang mga pagkakataon sa pag-aaral o pagpapabuti sa hinaharap? Apat, pagpapasya sa basehan ng halaga. Tukuyin kung paano tumutugma ang iyong mga desisyon sa iyong mga halaga at paniniwala. Iniisip mo ba kung ang mga ito ay nagbibigay daan sa iyong pagiging tapat sa iyong sarili at sa mga bagay na mahalaga sa iyo? 5. Pagtitiwala sa instinto. Pakinggan ang iyong sariling instinto at intuisyon. May mga pagkakataon na ang iyong puso at kaisipan ay nagbibigay sa iyo ng mga senyales kung aling desisyon ang tama para sa iyo. 6. Pagpapalakas ng pag-unlad. Palakasin ang pag-unlad at paglago sa bawat desisyon na ginagawa mo. Iniisip mo ba kung paano mo maaaring magamit ang mga karanasan sa hinaharap upang maging mas mabisa at mas matalino sa iyong mga desisyon? Sa pangkalahatan, ang pagtukoy kung ang isang desisyon ay tama o mali ay isang proseso ng pagsusuri at pag-uunawa sa mga epekto, halaga, at paniniwala na nakapaloob sa likas na kalikasan ng bawat sitwasyon. Mahalaga na maglaan ng oras at pansin sa pagmumuni-muni at pag-aaral upang magabayan ka sa paggawa ng mga desisyon na nagbibigay daan sa iyong personal na pag-unlad at kasiyahan. Ano ang mga pagkakataon na masusing pinag-isipan mo ang iyong sariling buhay at paano ito nakatulong sa iyong pag-unlad at paglago? Mayroong ilang mga pagkakataon sa aking buhay na masusing pinag-isipan ko ang aking sariling buhay at kung paano ito nakatulong sa aking pag-unlad at paglago. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, pagkatapos ng mga pagkakamali,
Matapos kong magkaroon ng mga pagkakamali o mga hindi kanais-nais na karanasan, naglaan ako ng panahon upang suriin kung ano ang mga natutunan ko mula sa mga ito at kung paano ko ito maaaring gamitin upang magpatuloy sa pag-unlad. Dalawa, sa panahon ng mga malalaking pagbabago, kapag may malalaking pagbabago sa aking buhay, tulad ng paglipat sa ibang lugar, pagbabago ng trabaho, o pagtatapos ng isang relasyon, nagmumuni-muni ako at nag-evaluate kung paano ko ito matatanggap at kung paano ito makakaapekto sa aking mga layunin at pangarap. Tatlo, sa paggawa ng mahalagang desisyon. Bago ko gawin ang mga mahalagang desisyon sa buhay, gaya ng pagpili ng karera, pag-aasawa, o pagpapalaki sa pamilya, naglaan ako ng oras upang maigi na suriin ang mga pros at cons at alamin kung ito ba talaga ang nararapat na hakbang para sa akin. Apat, sa panahon ng mga hamon, sa mga panahon ng mga hamon at pagsubok sa aking buhay, nagmumuni-muni ako upang hanapin ang mga paraan kung paano ko ito maaaring harapin at malampasan. Iniisip ko kung ano ang mga hakbang na maaari kong gawin upang maging mas matatag at mas maunlad sa kabila ng mga hamon na dumating. Lima, sa pagtatapos ng bawat taon. Sa pagtatapos ng bawat taon, naglalaan ako ng oras upang balikan ang mga nangyari sa nakaraang taon at suriin ang aking mga tagumpay, pagkakamali, at mga natutunan. Ito ay nagbibigay daan sa akin upang magplano para sa susunod na taon at magtakda ng mga bagong layunin at pangarap. Sa bawat isa sa mga pagkakataong ito, ang pagmumuni-muni at pagsusuri sa aking sariling buhay ay nakatulong sa akin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa aking sarili, sa mundo sa paligid ko, at sa mga hakbang na kailangan kong gawin upang magpatuloy sa aking pag-unlad at paglago bilang isang individual. Amen. Maraming salamat sa iyo. Isa na naman itong napagandang napagkwentuhan natin sa araw na ito at sana ay makatuloy ito sa ating lahat. Ingat ka rin at magandang araw. Bye for now. Talaga namang napakasaya at makabuluhan ng ating naging pag-uusap ngayon. Salamat sa pagiging bahagi ng Matalinong Talakayan. Ingat ka rin lagi at magkaroon ng isang magandang araw. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Paalam!